yung balita, no? Ah, ito naman galing yata ito sa kabilang channel. Sa kasalukuyan kasi, no, nagsasagawa ng protesta yung grupong Manibela dito si sa Alan bahagi Gatos ng East Avenue. Ang problema ay okupado na nila yung isang panig ng East Avenue, particular kung galing ka ng Circle papunta ng EDSA, at halos hindi na madaanan ng mga motorista. Yung kasama nating mamamahayag, nire-report lang yung sitwasyon na halos 30 minuto na nangyayari itong programa ng grupong Manibela at okupado yung kalsada, sinimulan na raw siyang paikutan, palibutan nung ilang mga miyembro ng Manibela. Mamaya papakita natin yung rally tsaka itong yung tao, no, yung DCRH sa Sibal, At abangan nyo lang saglit. Sinuntok ng 2 beses sa tagiliran habang nagre-report dito sa bahagi ng East Avenue. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na dito sa mga tauhan ng Quezon City Police District, particular dito kay Captain Amoranto at Major Diaz, para makapagain ng kakulang reklamo itong kasamahan nating pamamahayag na ginagampanan lang yung kanyang trabaho kaugnay sa sitwasyon na nangyayari ngayon dito sa bahagi. Ngayon, ano natin yung pupuntaan natin yung binanatan doon, kinuuyog siya . Bali, ito po yung binanatan, Siya po yun. Siya si Bal Gonzales. Ayan po siya. Nakaranas ng pananakit si DCRH Bal Gonzales habang nagre-report sa kilos protesta ng Manibela East Avenue sa Quezon City. Ayon kay pinalibutan siya ng miyembro ng Manibela at saka sinuntok sa kanyang tagiliran. Tignan natin yung sitwasyon, dito sa ginagawang kilos protesta. Bali, kilos protesta, Manibela nga. Ayan, Manibela. Bali po yan yung kilos protesta nila. So, parang nakakistorbo yata sa daanan. Sinarado nila yung daanan. So, papakinggan natin yung salita ng kanilang presidente. No? Punta tayo sa presidente nila. So, bali, ito yung sinabi ng presidente nila, Manibela. No? Okay, sige. Kumar, bakit kayo nandito ngayon? Uhulihin po namin si Gwadis. Nandito kami para singilin siya sa mga panggigipit po sa amin. Alam naman natin na puro pananakot ang ginagawa niya sa mga drivers, sa mga operators. Ano ba talaga ang papagawa niyo sa amin? Sabi niyo, tumigil na kami dahil kolorong kami. Pag tumigil naman kami, sasabihin niyo, kakasuhan niyo kami at babawiin yung aming prangkisa. Hindi na po namin maintindihan kung ano po ang gagawin natin. Nahihirapan tayo na intindihin kung ano ang susundin dito sa gobyerno. Pabiyayin niyo ako kami para wala din kayong iniisip na makakabigat sa inyong kalooban. Bigyang laya niyo makapaghanap buhay itong ating mga kasamahan. Bali, yun yung request nila, no? So, yun yung kanilang So, dapat hindi nyo binabanatan yung mga pamamahayag, mga nagbabalita lang yun . So, huwag masyadong violente, no? So, yun lang po muna at maraming salamat. Abangan nyo pa yung iba pa nating pagbabalita. Salamat po ng marami. I love you all.